Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Agosto 7, araw ng NCUP Files, and welcome sa episode number 22 ng ating kalatuntunang NCUP Files. Ang NCUP Files, atin sa inyo sa kagandahang loob at sa pakikipagtulungan ng proyosi.org, smokers.ph, vapers.ph at ng ating mga kasamang vapers at mga kayosi sa buong Pilipinas. Muli, ito ang inyong lingkod, Anton Israel, at makakasama natin si Kuya Bubut Francisco upang talakayan ang mga bagong issue na may patungkol at patungkol sa mga maninigarilyo at mga vapers, yung mga issue na mainit na pinag-uusapan ngayon. So hindi na natin patatagalin at atin ang patuloyin ang ating kasama, si Bubut Francisco. Magandang gabi sa iyo, Bubut. Magandang gabi naman sa iyo, Kanton, lalo-lalo sa ating mga taga-subaybay, no? Sa buong kapuluan ng Pilipinas. Yan. At ngayon ay kasalukuyan na nag-uulan dito sa ating lugar, no? Dahil yata diyan sa mga parating na bagyo. At maganda naman at hindi na masyadong malinsangan at hindi mainit. At ganun din doon sa ano, no? Mga dam dito na natutuyo na halos sa bumaba sa critical level ng mga nakaraang buwan. Eh ngayon maayos na. Yan, at bumabati rin tayo kay ano, no, sa ating kasamang si Adrian. Oo, nakikinig siya ngayon, kaya lang hindi siya makakasama. Happy Fiesta, sabi mo, Fiesta na sa Bundo, ngayong linggo? Sa linggong darating, ha, Fiesta pa sa kanila. Sana, imbitahan tayo ni Adrian. Huwag lang tayo magsayaw dahil baka mabuntis na. Hindi pwede magsayaw si Bubut at si Anton. Kaya baka tayo mabuntis. Okay, bago natin talakayin yung ating issue ngayon, ha. Ating ayun, sabi ni aking kaibigang, alam, hindi ko talaga aking memory medyo mahina na. So at kaibigan ko to, yun nagyoyosi rin to. Sabi niya, yosi muna tayo. At siyempre nandiyan si Suzette Tanaka ng Hong Kong. It's a health buff. Nakakaakyat siya ng bundok. Bubut! Hindi ko na kaya. Baka hingalin na ako. Ayan si Suzette Tanaka. At yan si Adrian, no? Ano siya, eh? Good afternoon. Nasabi naman ni aking kaibigan. Talaga nakakalimutan ko yung first name mo. Dahil ganyan yan. Kahit sa isang libangan, pinag-iinitan pa. Sana di sila angkan. Ano? Sana di sila angkan ng mga ninuno natin na nagtatanim ng tabako. Totoo yan. Eh dito sa amin ngayon sa Iloilo, yung hepe, na si Bakne. Binalik. Binalik. Kaya nagpapakita. Swerte pa rin siya. Papakitang gilas na naman. Pero pagka pinunta ko, dati pinunta ko sa opisina yun eh. Ay, nagtago. Ayaw na makipag-usap sa akin eh. Talawit din yun eh. Ayan, si Mateo Buaron. Watching from Japan, Kanishi. Eh, medyo Japan pala yan, ano? Sa mga ating mga taga-sunod, no? Taga-subaybay nasa malalayong lugar. Oo. Tsaka uso ngayon sa Japan yung ano na, yung IQOS. Mal number one doon. IQOS. At yun na, susubukan natin. Kaya natin maumpisahan yun. Ay, pagka may available lang sa market, bibili tayong dalawa. At habang tayo nagkakulama, imbis na nagsisindi tayo, Okay. Papakita natin sa kanila kung gaano na, kaganda yung ano na yun, yung mga darating na ipos na yun. Hindi, malay mo, lumusog-lusog tayo. Kasi ako talaga, inaamin ko, may hika na ako. Bala doon yung maliit pa ako, may hika talaga ako. Pero nawala. Talaga mayroon ka lang ano yan. Pinaglihi nga ako sa sigarilyo at sa agyo ng sigarilyo. Yung abo ng sigarilyo, kinakain ng nanay ko yun. Pulutan niya yung toothpick.
Pero parang, parang yung lola ko tsaka yung nanay ko, ganun din eh, no? Yung, ano? Nasa loob yung baga naman yun. Pag nagsisigarilyo, eh, nasa loob yung baga. Hindi naninigarilyo yun. Pero nung nagbunti sa akin, doon nanigarilyo. Tapos may brand siya, tapos yung toothpick, gusto niya yung particular brand din. Corona yata, something ano. So, habang naninigarilyo siya, nginunguya niya yung toothpick. Tapos yung abo dun sa, galing sa sigarilyo, inuulam niya kasama nung toothpick. Yun. Okay. Nandito si Adrian. Tatamaan tayo ni Adrian. Ano ka? Okay, mabuti naman. Mabuti naman. Oo. Hello, Adrian. Ay, nawala. Kontakin natin siya sa Messenger. Dahil ngayon may babalita siya. Dahil binabalangkas ngayon yung AIAO na pinag-usapan natin. AIAO 2019. Mm-hmm. Pinag-usapan natin last week. Yung binabalangkas ngayon yun. Hello, Adrian. Ah, hello po, Kaaton. Ah, magandang gabi po. Magandang gabi. Buti naman makakasali ka. Oo. Ah, naririnig ba si Kuya Bubot? Bot, magsalita ka? Ah, magandang gabi sa'yo, Adrian. At mabuti naman. At umabot ka pa. Dinig. Naririnig mo ba? Hindi po. Ah, hindi, hindi. Sige. Ah, tayo na lang muna. Hindi ka na naririnig. Ah, yeah. Tatawagan kita sa ano? Tatawagan kita sa Messenger, ha? Ah, sige po. Okay, antayin mo lang tawag ko. Tatawagan kita dito sa laptop. Ah, sige. Okay, sige. Tatawagan ko lang siya, but para sa ganun, ay dumating na natin siya makausap at magkarinigan tayo, tatlo. Hmm? Ayun, dahil nga ngayon, isa sa mga mainit na issue yung AO. AO. Ni Duque. Oh. Hello, Adrian? Wala. Adrian? Hello po. Ay, salamat. Nandiyan ka na. Narinig mo si Bubot? Bot, magsalita ka, Bot? Magandang gabi muli sa'yo, no, Adrian. At mabuti at umabot ka rito. Narinig mo na, Adrian? Apa, apa. Oh. Narinig ko na. Oh, sige. Ayan, mga kaibigan. Kasama natin si Adrian Reyes ng Bulacan chapter ng ating ng Bulacan chapter leader ng NCUP Falch upang magbigay ng pagbabalita hinggil naman sa mundo ng vapers dahil nga merong binabalangkas. Teka, batiin muna natin ating mga viewers, dumadami. Kahit hindi mga taga-Iguyos ito, pero nakasubaybay. Ang aking brother, brother, babatiin mo rinig. Kama nun po sa baya Facebook. Ah, okay. Engineer mo ba to, Adrian, sa mga viewers natin? Ay, hindi ko pa siya may sa Facebook kanina dahil yung internet. Ah, sige lang, sige lang. Okay. Batiin natin si Nick Kabigting ng Watching from New York. At nagkita na tayo, Bubot, sabi ni Nick. Mm-hmm. Freedom of choice is the best. Tama naman. Kay Lolito Isla, good evening watching from Pasig City. Kay Lovely Corsiga, good evening ka Anton. Kay Alejandro Francisco ng Caloocan. Pulang-pula, ayun na. Nakapula rin. Usap ha. Pulang-pula. Para doon tayong mga inchik. Tama, may papakita ang video tungkol sa inchik. Si Aida Cubilla watching from Quezon City. Ang lola ko naninigarilyo baliktad. Ayan na nga bro. Nasa loob ang apoy. Eh lumapit ang apo, lola sabi ni lolo, bigkasin mo raw, malaking 42. Anong paano yun ang ano kaya, anong bigkas nun? Malaking 42. Oh, malaking party ka? Malaking party ka, oh. Boy, okay. Ito. Yeah, si Elsa Dice. Oh, ayan nga. Kasi daw, pagka yung sigarilyo, pag ganito ang sindi mo, makaka-cancer. Ganyan. Cancer yan. Pero pinaliktad mo, di walang cancer.
Well, ito, panurin muna natin itong video. Adrian, napapanood mo to, di ba? Ito ay salamat din sa contribution mo. Pinadalan mo ko nitong video na to. Featuring ang mayor ng Maynila. Wala iba kundi si Mayor Isko. Ito na. Yormi. Alam mo, baliktad na lahat ang salita rito sa Maynila ngayon dahil kay Yormi. Yormi. Oh, ni Yormi. Lehors niya, hinang lehors niya yung nag-UOC. Okay? So, ayan. Kitang-kita yung incheck. Hindi marunong mag-react. Okay? Pero kung titignan mo, no, parang may iinit yung ulo mo, kukulo yung ulo mo eh. Ah, kukulo yung dugo mo, yung pag-asta na itong incheck na to eh. Oh, na oh. Ibang siga pa tumingin eh. Oh. Ayan, para bang pagay. Oh, yan, oh, oh, oh. Tiyo, may tingin pang gano'n, yun. Eh, buti na lang si Yormi. Medyo maba ang pasyensya at hindi ka. May... Kalmante yan si Yormi. Yormi, Kois. Mayor Kois. Kung ako yan, baka nasa pa ko yan. Kahit inchik ako eh. Bastos eh. Although, siguro nasa ano nila yan, sa kultura nila. Hindi nila alam kung paano mag-react. Hindi nila alam kung paano sila mag-react dun sa sitwasyon. O basa ko parang may supremacy complex ba to? May superiority complex? Parang ganyan eh, no? So madalas yung mga inchik dito sa atin ngayon nagkaka-encounter ng trouble with the law. Halimbawa, nahuhuli sa traffic violation. Ito naman sa paninigarilyo, which is namang mali yung incheck. Dahil, what? Bakit? Oo, wala siya sa DSA. Wala siya sa DSA at saka nasa kulub na lugar siya. Kaya tama lang na mapagalitan siya ni Yormi Kois. Kois. Tama yun. Nasa parking lot siya, nakulub. Yes, tama. Parking lot na open, hindi siya sisitahin siguro. Kasi sabi ni Yormi, gumanon siya, di ba? Gumanon. Tinuturo natin dito sa Proyosi sa ano na pwedeng manigarilyo basta bukas na pampuno. Oh, yes. Hindi yung sarado. Pag sarado yung taas, bawal talaga 'yan. Tama. Kaya, rin, pampublikong lugar din 'yan. Narinig ko, this is public place, sabi pagka dinang pagkakabigtas eh, no? Pero public place. Pero bush. Oh. Kaya gumagano yes, close pa. Oh. Eh, mga inchik ngayon nandito, malang mga mudo yan. Alam mo bang, Adrian? Ayan, Adrian? Bot, bumibili ako ng sapatos. Sa department ko. Namimili ako. Di siyempre, pag bumili ka ng sapatos, titignan mo, hawakan mo, di ba? Kaganyan-ganyan mo. Examinin mo yung sapatos, di ba? May merong humawak mo sa sapatos ko. Inahawakan din ng inchik. Kasi namimili rin siya ng sapatos. Eh, nagalit ako. Pinalo ko yung kamay. Bastos ka! Wala kang moto. Gaya gano'n. Gano'n. Eh, wala. Eh, hindi natuturuan eh. Mm-hmm. Alam mo ba, nung sinasabi nga nila eh, nung araw eh, marami na talaga incheck dito sa Pilipinas. No? Pero ngayon, mas marami. Higit pa sa dumoble. Nadagdagan pa yung mga na taga Paranaque, no? Kung nabalita mo ba yan, napakarami yung check sa Paranaque. Ganun ba? Dahil sa sugalan. Oo. May nabalita na naman nga sa may bandang... Ikari. Matanda ko. O, yung na...
magtatayo daw sila ng ano ng city rito dito sa ano at parang gagawin nilang parang Singapore ganyan. Dito sa may, dito sa Pilipinas. Gambling yun city. Oo. Parang gusto nilang mangyari. Baka dumating ang oras eh puro incheck na talaga rito. Hindi na tayo makakilos. Eh naalala mo 10 years ago nung nandun pa tayo sa radio nandun sa RJ. Eh tinanong pa yan si ano eh 13 years ago itong si Congressman Cuenco ng Cebu. Kasi inopen na nga raw yung investment para sa mga Chinese. Sabi ko, hindi kaya prelude dito ng ano, pasimula ito ng Chinese invasion? Siyempre, hindi niya, hindi. Parang nga yun sa investment. Eh, mga ganun, ganun, ganun. Ayan na nga. Nangyari na. Anyway, speaking of RJ, andyan, nakikita sa larawan po na ating kasama si Bubut eh, na chance pa niya yung kanyang katukayang si Bubut. Bubut Dino. Bubut Dino. Martin Bubut Dino. Yeah, kasama na yung, siya ay nasa BACC no? At barangay captain. Bumisita yan kahapon sa Manila City ulit at dumaan nga siya parang nag-portisic call yata sa rung kay mayor at nakapag-usap sila at sabi naman ni sa akin ni Undersecretary Bubut Dino na okay daw si mayor, maganda yung ganyang ginagawa. Bilib siya kay Mayor. Bilib kaya kay Yorme. Kay Yorme Cois. Maganda raw ang kanyang ginagawa. Sana wag magningas kugon. No? Palagay ko naman hindi. No? Bata pa yan. Mm-hmm. Bata pa. Magandang ginagawa. Well, bago natin patuloyin si Adrian, bago natin tanungin tungkol sa mundo ng vapor, ito munang pagtuunan natin ng pansin yung ano, yung DOH. Ha? DOH na mukhang itong si Duque under ano under fire eh. Binubusisi ni Lacson yung mga sibiling katiwalian ginagawa ng mama yung mga conflicts of imagine ha malaking amount ang involved dyan sa pangyayari na yan, dyan sa PhilHealth. Ha? Ano daw? Yun nga, yung insurance na yan, eh, yung mga ating mga kababayan na mga nagpapagamot sa mga hospital, tsaka mga ano. At sila yata yung naninigil. Hindi ko malaman kung kamag-anak yun. O, ano. Parang meron yata silang firm, no? May kumpanyang ganun. Ito, si Ping Lacson. Si Pinky. Yeah, nakakat. Baka naman, iba na pag pinagmula ng away nila. Senator, pag-igihan mo yan. Busisiin mo maigihan. Baka naman, ayan, no, mga gamot ay expired na lang. Yan sinabi ni Senator Gordo noon, no? Doon sa hearing natin. Tapos ito, ebidensya versus Duque, dumarami. Nakakarma ka na, Duque. Sa ginagawa mo sa mga pangyosi, panggigipit mo sa aming kayosi, sa mga vapers, gigipitin ka rin. Nagagantihan ka rin ng tabana. Malabit na. Gipit na. Tapos pinustro pa nila ng gusto yung ano, universal healthcare. Isa na naman yan sa mga anak ko, isa na naman yan sa mga magiging gatasan. Pero mo parang ano lang ako dun sa ano, baka naman iba ang pinagmulan, baka naman iba ang dahilan, bakit sila nag-awan? baka naman ganoon. Okay, batiin natin si ano, si Melbert De Leon. Melbert the Lion from Dubai. Eh oh, man, bukod din sa Dubai, hindi mahigpit sa paninigarilyo. Kay Mateo, sabi niya, si Ranton dito sa Japan, walang bawal maninigarilyo. Pero mga estudyante bawal at saka may card na dapat above 18 sila, kundi dahil hindi sila makakabili.
Dahil sa Japan, wag sa Australia. Dahil sa Australia, masyadong unreasonable. Good evening, sabi ni Madeline. Kay Enzo Dimakulangan at kay Hermely Tugade. Bueno, tanungin natin si Adrian kung anong mga latest news dyan sa mga mundo ng vapor. Adrian, magandang gabi. Magandang gabi po, Kanton. Kabubo. Magandang gabi naman sa iyo. Sige, ano nang nangyayari? Ay, yun nga, yun na. Sabi ni... Di ako na informed doon sa hearing dito sa DOH sa Bita Human. Medyo... dahil sa EO 2019-004 sa DOH and sa FDA. Medyo choppy dating. Dito sa mga ano... Medyo choppy dating mo, medyo choppy. Pakiulit. Dali. Ay nga ho, yung sa 2019-004 used. Yun ang inaanin nila yung kanilang hearing. Yung babalita ko alam nangyari. O so, anong nangyari daw? Anong nangyari dun sa meeting na yon? Ang gusto yata ng FDA, minimal na lang daw ang gagawin sa vape juice. Sabi naman ni Sir Tulay, yung nasa hearing siya, pero lang scientific study, ayaw pang maniwala ng mga taga-FDA at ng mga taga-DOH sa research. Ayaw niya man. Sabi, may chemical harm pa rin. Parang lokohan na to eh. Pakita na ni sa dulay na research study sa US eh. Okay. So bali ayaw tanggapin ng DOH na less harmful ang vaping. Ha? Oo, parang nun. Ang position nila is iniipitan nila dahil parang equally harmful ang pagbe-vape at ang pag-yoyosi. Kaya pareho ang treatment nila. Tama ba? Oo. Oh. Tama na naman nung DOH. Tama nga naman sila. May minor incident na man error na nangyayari dahil nasasabugan. Pero isolated naman sa yung mga ganun. Oo, sa vape juice. Okay. Sige. Medyo choppy lang yung dating mo. Pero nakuha ko na yung mensahe ng mga napag-usapan kanina. Alam mo, Adrian, Bobot, hindi maganda yung ganoon. Kumbaga wala nang alternatibo na binibigay yung pamahalaan para dun sa mga gustong sumubok ng mga produkto na masasabing less harmful, di ba? Kasi nga, yung video na pinasa ko sa inyo, kaya lang medyo, nga lang ho, yung kanya ng Sir Dulay, tsaka ng DOA ng FDA. Medyo po yung hala. Okay. Di rin natapos. Ay, hindi rin nila natapos. Hindi na sa video. Magkakomment ang FDA nun. Radio. Okay. Sabi ni Dulay. Dumating ba si Dulay? Nandun ba si Dulay? No. Joey Dulay? Sa mga... Ha? Nandun siya, may iba na siyang niligay dun eh. Okay, sige. Just choppy lang talaga yung dating mo, Adrian. Sorry. Okay, sige. So, dumating si Dulay? Oh, siya ko nang gano'n. Nag-report nung study niya, research niya. Okay. Dapat lang talaga, sa tingin ko, Adrian, kailangan mag-hire ng doktor.
Mag-hire tayo ng doktor. Magsasabi na hindi mapaminsala ang vape kaysa sa ano. Dapat talaga doktor din ang magsalita niyan. Kaya lang, mahal yun, bayad. Pero pagka nagkapera tayo, susweldo na natin yung pinakamatinding doktor. May pinakamatinding singil. Para ipag... Name your price, doktor. Pupunduan ko yan. Para ikaw nang magbalita at ikaw nang magtanggol ng sa pagsabi na ang vape ay hindi mas paminsala tulad ng sigarilyo. Sige. Ha? Ito sabi naman ni Enzo, Sir Anton, dati sigarilyo ko Malboro, ngayon Fortune na lang. 30 isang kaha. Ay, 30 isang kaha pero kalahating kaha yun. Siguro Enzo. In some, by 10, ano? Oh, kasi yung siyang kaha niya nasa 60 yata, 70. Ah, 60. 60 pesos. Oh, kaya, ano tayo? So, eh, sa darating na ano, ka-Anton, doble na yan. Malamang maging doble na ang presyo ng sigarilyo sa darating na Enero a Uno. Oo. Oh, ay yung Malboro, sigurado mga nasa 90 pesos na. Eh, pero antay-bayan na natin yung mga alternatibong tulad nung ikos. Kaya ano, bumili tayo paglabas ng ating payout. payout. Diyan, subukan natin. Para may alternative tayo at saka makatipid siguro tayo pag lumabas yan. No? Subukan natin, Diyan. Ah, sige, pwede doon. Subukan natin yan. At ako'y baka makamit sa ika. Ngayon. Tahimik yata, bud. Yeah, inubo na. Oh. At ano ba yung ano? Ah, hindi po Fortune. Fort. Bagong labas ata yun. Ah, baka gawang China, no? Hindi ba gawang China yan, Enzo? Yan yung ano eh. May mga ganyan ngayon lumalabas. Alam mo, sa industriya ng sigarilyo, para nakakakita kasi ng pagkakataon para mapunan, no? Yung pagtaas ng, ano, masawata, yung pagtaas ng mga mata, pagtaas ng buwis ng sigarilyo. So ang gagawin, magtatayo ng panibagong factory, fabrika ng sigarilyo rito sa Pilipinas, makapangako na maraming jobs ang i-hire sila. O may job creation. So, itatayo yan sa isang export processing zone. But, Adrian. Tapos, meron silang incentive for 10 years. 10 taon. Walang, alam ba, walang babayaran tax. Kaya yung tinda nilang sigarilyo, walang tax na karapatan buwis na tulad ng mga Malboro, Winston, Mighty, Fortune. Yan. Kaya mura. Pero after 10 years, kailangan magbayad na sila ng karampatang buwis. Kaya magmamahal pa rin yan. Sabi ni Enzo, price nila yan. Baka, sabi ni Enzo, baka nga po, dahil inahapo daw siya. Kasi din, yung mga tobacco na ginagamit, hindi rin tayo nakaka-sure, no? Na yun ay nasa dekalidad. May mga tabako pala na yung lumulunday na ganyan, lumuloy-loy na din sa tubig. At kapag natuyo yun, eh, sa mga first class na sigarilyo, tinatapon yun. Hindi tinatanggap o hindi tinatanggap. Pero yun naman daw yung pinupulot ng mga nagbebenta ng mumurahing sigarilyo. Parang yun na yung basura ng ano, ng mga gandang sigarilyo. Yun ngayon ang ginagawa nilang ano, tabako ulit. Para maging at mura. Hindi kaya yung mga mumurahing tabako, gano'n ang ginagawa nila rito. Indonesian daw, Indonesian na produkto. Gano'n ang ginagawa. Namumulot yung mga bulok-bulok na tabako na, yun ang ginagawa nilang sigarilyo. Kaya makate. Ayun, siguro sanayin lang yan, Enzo. 30 pesos, pwede na. Baka masubukan ko na rin yan.
Ayun ni Palaya Cladera, good evening sa iyo. Kay Willie Di Dios, sabi niya, Sir Anton, pag nagmalang sigarilyo, mas masarap. Oo nga naman. Pag nagmahal, mas masarap. Pag hindi mo nga binayaran eh, ah, pag libre, hindi nga masarap eh. Mas masarap kapag binayaran mo yung sigarilyo mo eh. Ayan. So, medyo sumisikip ang mundo natin, Adrian, ha? Ha? Ah, po, yun na, sabi niya. Para sa amin based sa Pilipinas. Hmm. Kung implement ng DOH at ng FDA, at malulugin na yung mga small time na binegosyo ng vaping industry dito sa Pilipinas. Hmm. Pa yung malalaking ng branches. Okay. Hindi mas malulugin sila. Sige, Adrian, tayo mag unti-unti na tayo mag tatapos at mga mensahe mo. Taglian lang kasi choppy ang dating mo. Ano ko lang dito sa dano ng dito ng FD. So, ikpitan din, no? Kung magkita ng vape unit ka ng juice sa Pilipinas. Ilang nakikita mong solution. Solution po dito sa nangyayari ang sinisilo. Paano? Maturity age po ng gusto mong mag-switch sa vaping industry. Siguro doon na lang siguro nilang higpitan. Okay, sige. Medyo hindi ko maintindihan. Siguro next time, ha? Kaanto, doon daw age limit ba yung gusto niyang ipalam niya? Mukhang age limit kung sino thank you, Adrian. Dapat gumamit ng ano ng vape. Thank you. Si Adrian Reyes, ang ating Bulacan chapter ng NCUP at siya rin yung mga taga-bigay ng balita sa mundo ng vaping. So, Bot, ano yung komentaryo mo? Yan, baka ibig niya sabihin yung mga dapat kung sino ang pwedeng gumamit o age limit na gumagamit ng ano ng vape. Gusto niyang malaman o baka mas mataas pa 18 anyos pa taas. Baka ganun ang ibig niyang sabihin. Hindi, tsaka dapat ang gagamit ng vapor ay dating maninigarilyo. Yan. Oo, oh, kasi wala nang... Oh. Eh, iba, nagsisimula masok sa bisyo, vape agad. Ibang istorya yun. Dapat siguro, maninigarilyo ka bago ka pumasok sa vaping. Pero alam mo, marami pa tayong dapat pag-usapan yan, Bot. Eh. Kaya nga, tinutulak natin pag dumating yung aking payout. Hindi tsaka pa. Ay, titipon-tipon. Lahat ng beepers sa buong Pilipinas, i-sponsoran natin. Nang sa ganun ay makita nila kung gaano tayo karami. At, yes, tama yan. Sana mangyari yan. Ano? Sana mangyari yan sa lalong madaling panahon. Mangyari yan. Pag dumating yung payout ko. Alam niyo ba, sir, bakit masarap? Kasi paunti-unti na lang ang bili natin. Kaya bawat hit-hit, mahalaga kasi mahal na. Di ba, sir? Tama ka dyan. Tama ka naman dyan. Oo. Sang-ayon ako dyan, Kaanton. Oo. Ako may ginagawa lang ako kaya napapalakas yung aking pagsisigarilyo. Pero talaga, I'm looking forward na magkaroon na ng alternatibo. Hindi ko lang gusto talaga yung vape. Hindi ko na talaga gusto. Siguro, subukan natin yung mga ibang measure. Kundi, babalik ako sa Abano. babalik. Pero mas malakas din ang ano noon, ha? Usok ng Abano. Pero isang nagagawa ko dati, isang gabi, isang mahaba. Corona. Isang gabi lang 'yon. O sa gabi lang 'yon, ibig mo sabihin, o isang araw. Hindi talaga ako pwedeng manigarilyo gamitin yun sa labas eh. Kasi lalo na nagko-commute lang ako. Hindi ako pwedeng magpaano pagka naglalakad kasi mabaho eh. Kaya talagang sa bahay ka na lang. Pagdating ko sa bahay, pagkatapos kumain, yun, enjoy ako ng abano ko. Pero bumalik pa rin ako sa sigarilyo. Okay, pero tignan natin. Jason Ibordi Ayelia, good evening. Good evening rin sa iyo. Bueno, Bot.
Tayo ay magmimimi na in a little while. Okay, magandang gabi muli sa iyo, Ka-Anton. Ganun din sa ating mga taga-subaybay dyan, ano? At katulad ng dati kong sinasabi, huwag natin tularan yung inchik na pinagalita kanina. New Yorme Coes, no? At katulad ng sinabi ko, maging responsable tayo sa paniligarin. O yan, Ka-Anton. Tama. Buti na lang hindi ako naging Yorme, kundi hindi ko alam kung anong gagawin ko din sa aking kadugo. Kalahati na mga manin. Imbis na dalawang sampal, isang sampal lang. Loko eh. Hindi ka naturo ng mga basta-asta kang ganyan ha. Hindi mo kilala kausap mo ha. Buti nilang hindi ganun sinasabi. Okay. Sa age limit, dapat higpitan, sabi ni Adrian. At ano rason kung bakit sila mag-shoot sa vape? Tama yan. Dapat may, ano, kumbaga merong exit interview, merong entrance interview. Sabi ni Marlene Aki, magandang gabi, Sir Anton, sa inyong lahat na taga-subaybay ng programa. Thank you, Marlene. Kay Amelia Belmadrid, alam nyo kung nais nyong mawala ang sigarilyo, ay candy mint yan yung ginagamit ng mister ko na wala na ang habit niya sa sigarilyo. Okay, thank you, Amelia, sa iyong suggestion. Pero alam mo, Amelia, may kaibigan ako na yung tatay niya, nag-yosi, tapos sabi ng asawa, tsaka ng mga anak, mag-switch ka sa candy. Eh, nag-switch sa candy, tapos lumipat sa chocolate. Eh, nag-chocolate. Hanggang sa tumalas yung dugo, naputulan ng paa. Na. Hanggang sa... Naka-diabetes pala. Namatay sa diabetes. May ganun eh. Tapos meron din yata ang nag-ipon. Dalawang taon, di na ni Garillo. Nakabili ng kotse. Naksidente. Joke lang yan, Amelia. Joke lang yan. Pero talaga naman, kung gugustuhin, mangyayari. Kung gugustuhin talaga. Mapipigilan. Bueno, yun naman po ang aming nakayanan sa gabing ito. Hanggang sa susunod na Webes, samahan po ninyo kami muli. Maraming salamat sa ating viewers na dumarami. At kahit hindi sila nagyoyosi, nakantabay at para sa ganun eh, mabalitaan din nila at maging aware sila sa mga aming kinakaharap bilang mga smokers at vapers dito sa ating bansa. Sa ngalan ni Adrian Reyes, ang ating Bulacan Chapter Leader, sa ngalan ni Bubut Francisco, ako si Anton Israel, nag-iwan sa lahat ng isang magandang gabi. Pahabol si Madeline Caberdo, Taberdo, mas maganda yung nganga o mas mabuti ka, Anton. Oo, kaso hindi na ako makakanganga dahil wala na akong ngipin. Eh, yung nganga, no? Yung meron, pumunta kami ng Ipugaw noon eh. Kinubera namin yung ritual nung ano, mga kasal. Mumbaki. Yung isa doon, nanganganga, pero yung ngipin niya, dalawang piraso na lang. Pag nanganganga siya, dala niya flies. Flies ang ginagamit niya, hindi nangipin. May mga paraparaan lang yan. Pero mas maganda nga yung nganga dahil mahaba papaba ng buhay yan. Although na mali, sinubukan ko mainit sa ano, mainit sa dila. Okay, Rebecca Iscano. Bueno, maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang bukas, samahan niyo po ako sa ating regular episode ng WOTN. Ito si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat na isang magandang gabi.